sukat jeans pa, lalo naman hinuulong mala na ang utang natin hindi nagbawas, wala din project tayong nangyari. Mula na-realize, after 2 years, mas malalabala. Kasi number one tayo sa Asia, diba? Tiger Titan. Talo natin sa Singapore, Vietnam, Vietnam eh. Paano na? Oh. Kaya, long kumalit si Corey, lalong bumuli. So sa tingin ko, wala. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Jumeya, Mr. Vlog. And for today's video guys, so pag-usapin natin ang mga anti-Marcos. Kung bakit madaming bumoto ngayong halalan. So kung bakit maraming sumuporta kay BBM na mga dating anti-Marcos. Okay? So bakit nga ba maraming bumoto ngayon na mga dating anti-Marcos? Kung natatanda yung People's Power, yan. So, here we go guys. So, patagalin natin, okay? Di ba, naalala nyo, napatanggal siya dahil si Pem, ang dating diktador, dahil sa kapangyarihan ng EDSA People Power, okay? So, nag-withdraw si si Pem, si Pangulong Marcos, kasi nga, ayaw niyang lumaganap ayaw niya magkagera, ayaw niya masaktan yung mga tao. So, ang ginawa niya guys is nag-withdraw siya sa upuan niya. So, maipapakita ko mamaya na video ng mga anti-Marcos na ngayon is nagsisisi na dahil sa ginawa nilang pagpapatalsik kay Pangulong Marcos. Okay? Sa tatay ni BBM. Okay? Okay, sa akin lang ha, in my own observation kung bakit maraming 31 million. Oh, mantahin mo 'yon, guys. 'Di ba? Ang bumoto sa kanya. Which is ang nakikita ko, guys, is yung mga matatanda noon na misinform sila. Dahil may isang tao, okay, sabihin natin si Corey Aquino, na nag-misinform sa nila. O kaya brainwash yung isip nila na ganito na. Okay, dahil nga diktador yung panahon ni Marcos noon. So, ang sinabi niyang pangako is ganito, bibigyan ko kayo ng demokrasya. Which is, kayo yung masusunod kung sino yung ibuboto nyo. Yun yung mababawasan yung utang natin, mababawasan yung hirap. May ganito sa inyo, may ganitong ibibigay ako sa kanyo, sa inyo. Tas, diba? So, yun yung mga parang naano nang na-adapt ng mga tao nun. Okay, parang ang gandang pangako, diba? So, tayo kasi is madali tayong magtiwala, madali tayong yun, madali tayo ma-brainwash. Okay? So, sa dami ng tao na yun, so, Marcos kasi is natatakot nga magkagulo. Okay? So, nag-withdraw siya. So, kaya ang pumasok na presidente na nun is si Corey Aquino. Okay? So, bakit nga ba siniraan ni Corey Aquino? Okay? So, sa akin pananaw, okay? For me is inggit siya sa kapangyarihan. Inggit siya sa kapangyarihan ni Marcos, sa pamilya Marcos, okay? So, kaya siniraan niya, binuwas siya yung mga tao, for me lang ha, kasi kung matino ka namang mamamayan, bakit mo sisiraan, okay? Kung hindi ka naghahangad ng kapangyarihan, hindi mo hintayin na yung time mo para makaupo, hindi yung sisiraan mo. Kasi yung history guys, is ang lumalabas ngayon, is puro paninira kay Marcos na ganit daw sila, magnanakaw daw sila. Ganun, for me is, ano lang naman, ha, kung masama silang tao, lahat, kaya nilang baguhin, kaya nilang ipapatay yung mga tao na ninira sa kanila, kaya nilang ipahuli, ganun, di ba, one day mabalita mo yung naninira sa pamilya Marcos, is patay na. Pero hindi nila ginawa yan. Kasi, hintay nila yung pagkakataon para umupo sila. Kung natatanda nyo guys, is tumatakbo sana si Mrs. Yung Mrs. ni Ferdinand Marcos, di ba? So, nag-withdraw siya guys kasi ayaw niyang lumaganap ngayong gulo din. Dahil may marami pa din naninira at that time. So, ayaw niya. Kaya nag-withdraw. Nasabi ko na inggit si Corey Aquino. Kaya makikita mo dito sa videos na to na inggit siya sa kay Imelda Marcos. Okay? So, wait lang guys. Ito, papahita ko ah. Okay? Essentials.
And I just disregarded it. I said, when you are living in a country where millions are unemployed, where millions are hungry, and you still worry about the kind of makeup or the kind of hairstyle that you would like to be seen in, then it's just too bad that she never realized what her obligations were. Oh my God. Okay guys, so ganyan kaingit ang Aquino, okay? Si Cory Aquino. Okay? Minata niya pa yung hairstyle kung paano manamit ni Imelda Marcos. So doon makikita ko may ingit yung isang tao, okay guys? Okay? Ako kasi I never judge by looks, okay? Ako kasi I judge by heart, okay? Kung ano yung pinakita mo sa akin, yun ka. Okay? Kung ano yung sinabi mo sa akin. So, kikilalanin muna kita bago kita husgahan. Hindi kita husgahan the way you look o kung pangit ka. Dahil pangit din naman ako, diba? Tapos mong husga ako, diba? It's unfair. Okay? So, hindi ko rin sinusgahan yung nakaraan ni President Marcos. Kasi wala pa naman ako that time. Pero sa ano kasi, nalaman ko yan sa mga matatanda. So, doon ka makakakuha ng information sa matanda. Kahit mga Marites mga yan. Kahit mga chismosay mga yan. So, marami silang nalaman by that time. Okay, so, ako kasi, hindi ako nagalit. Hindi ako kasi mahilig sa mga balita that time. So, sa mga paninira about sa Marcos. Hindi ko yan na ano. So, para hindi ako na-brainwash dali. Para hindi yan tumatasisip ko. Mas pinakinggan ko kasi is yung matatanda na ano daw mura yung mabilihin noon. Even sa nanay ko, so maganda na yung patakaran noon kasi lahat na mahirap may TV. So, walang mahirap wala ito, diba? So, parang matatawag ka noon na mayaman kasi kahit mayaman ka is may TV ka. So, yun. So, lahat noon pantay-pantay. Which is, diba, ang ganda sa ano yan. Parang ang gandang pakinggan na walang mahirap po na mayaman. So, noon is fair lang. Tapos, may nag-post pa na matanda. Sabi niya, mahal na mahal kita, Marcos. Kasi, nung panahon mo, is puro karne daw yung kinakain niya. Yung galunggong daw is nakilala na lang noong umupo si Korea kayo, okay? So, papakita ko yung video na to sa mga anti-Marcos na ngayon is nagsisisi dahil na brainwash sila or sabi natin na misinform sila. Okay guys, ang ano kasi guys, so madali magpahalat ng fake news lalo na sa mga tabloid, mga website. Pwedeng bayaran ng gumawa. Pwede ko kayo, kunyari ako diba, na marunong akong gumawa ng story or ganyan, pwede akong maglagay ng ganito, ng mga news, babayaran lang ako. So, madali lang yun. Okay guys, so, yun yung pagkakilala ng mga tao. Lalo na sa mga kabataan ngayon guys, is madaling ma-misinform or madaling ma-brainwash. Lalo na sa mga school, kung ituturo mo is ganito, yun yung tatatak, diba? Diba? Tsaka, ano yun guys eh, halimbawa ko na lang ah. Sa mga Hapones, 'di ba? Sa mga Hapones. Kastila, which is 'di ba sinakop tayo niyan. Pero ngayon bali wala na lang sa atin kasi it's just a part of history. History na nga 'di ba? History na harana 'yon. So hindi na natin na ano, 'di ba? Hindi naman tayo galit sa mga Kastila, hindi naman tayo galit sa mga Hapon, 'di ba? So kasi nga history niyo, hindi na nila kasalanan kung ano naman yung nangyari noon. So ganun din dapat i-adapt din natin yun. Yung kasalanan, kung ano man yung kasalanan ni kung totoo man yun, okay? Para sa akin wala naman siyang kasalanan, okay? Ang may kasalanan is yung nagbigay ng information, na mali information sa mga tao, okay? Kasi sa mga minsan mga tao guys, is naghahangad sila ng more than, okay? Yun yung ano sa atin mali minsan, na hindi tayo makontento sa kung ano man binigay sa atin. Minsan naghihangad tayo ng more than power, okay? Kagaya ng mga Korea, gusto nila sila lang. Okay? So, nagtataka ako guys, is dalawa yung Aquinong naupo. So, diba? So, hindi natuto ng tao yun. Hindi natuto ng mga tao yun. So, basta yun. So, ipapakita ko dito yung video ng Ante Marcos, okay? Na ngayon, is BBM na sila. Okay. Tapos nung course, matuhan gano'n, kasali ako tapos nung People's Power, doon talaga kami sa Itza.
months pa. Lalo naman yun yung lumala na ang utang natin hindi nagbawas, wala din project tayong mangyayari. Doon ko na-realize, after 2 years, mas malala pala. Kasi number one tayo sa Asia, diba? Tiger tayo doon. Talo natin sa Singapore, Vietnam yun. Ano na? Oh. Kaya, long kumulit si Corey, lalong kumuli. So sa tingin ko, wala rin itong mangyayari nito. So nung na nagbago nga ang senaryo, mas malala pala kaya mag-modify balik. Pagdating ng dilawan, sabi ko, yun din ako kasi baka ito na yung solusyon ng problema. Ilalang gumula eh. Diba? So, bumalik na rin ako. Hanggang ako lang naman din ang nangampanya magbalik tayo ni Marcos. Ako ang nagkampanya noon during 1986, if I'm not forgotten, nangampanya ako nga mag-kure kami. Mag-change. Ngayon, na-realize ko, within that year, nawalang project. Mas buti pa si Marcos, may San Juanico Bridge tayo, na laki labangan namin taga Bohol. Kaya hindi na kami mag-ano ng barko, marami na kami mga means of transport na makarating dito sa Bohol. Yung biyaya ni Milda Marcos, yung municipal human settlements, yung project na pabahay, yung bless, council project, isa ako sa nabibiyaan yun. Mga 1984 na tayo. Ayan, malakas ang bagyo noon. Tapos, yung sinambahay namin, tapos sa, yun, sa, yung sa Blaze Housing Project, doon kami nakatira. Doon kami nakatira hanggang ngayon. May puso. May puso na, at saka may political will eh. Kaya, sabi ko, mas mabuti pa, no? At least from home to take-third noon eh. So, may family planning, no? Kompleto. Ang naman ng program ng presidente noon, doon ko na-realize. Yung tama pala. We spend more na. Okay. This video is credit to Solid BBM tayo, okay? So, paki-follow po ang page niya. Okay. So, sa atin kasi guys, is hindi tayo na-contento kung ano yung nabibigay sa atin. Okay, minsan naghahangad tayo ng more dyan. Okay? Minsan naghahangad pa tayo ng kapangyarihan. Kagaya ng mga Aquino. Okay, nainggit sila sa kapangyarihan ng Marcos. So, gusto nila sila yung sambahin ng mga Pilipino. Sila yung tingalain ng mga Pilipino. Okay, masyado silang nasilaw. Okay. So, sa akin kasi, sa kabila ng paninira ng mga kung sino man dyan sa mga BBM, is madali lang sa pamilya Marcos mag-emigrate. Diba? Madali sa kanilang lumipat kung gugustuhin nila dahil sa paninira ng ibang tao, sabihin natin mga leader na ganid sa kapangyarihan. Okay? Madali lang kasi guys is misinform mga tao lalo na kung nakasulat sa libro, 'di ba? Kasi ay kung ano no, ang grabe ang timpi ng mga Marcos, grabe yung pangunawa nila sa mga tao na naninira. Kasi alam nila na one day iluloklok nila sila sa tamang panahon, sa tamang pwesto na kaya nilang i-prove yung sarili nila na malinis sila. Okay? Grabe. And nakahayak din kasi yung history nila na guys na ni isang hakbang wala sila, ni isang laban na hakbang wala silang ginawa sa mga nagsumisira sa kanila until now. Okay, walang sumisira sa kanila. Ay wala silang ginagawa laban sa sumisira sa kanila. Okay. Puta ko na sana. Okay. Okay, so kung ano yung, minsan kasi, hindi naman kasi perfect yung mga tao, guys. Okay, siguro may hindi lang nagustuhan yung mga tao noon, Kevin. Which is siguro isang, mga dalawang pagkakamali lang. Pero, kung titignan mo, guys, kung malawak yung pangunawa mo, diba? Kung i-appreciate mo yung mga nagawang mabuti. Which is, diba, yung malalaman na mabuti siyang tao. Okay, ako naman, guys. Guys, pinipilit ko na maging mabuti tao. Pero, syempre, minsan nakagawa tayo ng, syempre, pagkakamali, diba?
So, ayun guys, so, I support BBM, okay? Kung ano yung goal niya, okay? So, sana magtagumpay ang Pilipinas, okay? So, sana matuto ang Pilipinas na appreciate kung ano yung ginagawa ng ating presidente, okay? So, kung mali man, kayo din yung mismo magpapaalis sa kanya. Pero, wag na wag kayong magpapabrinwash, okay? So, guys, so madali kasing i-brainwash yung tao, lalo sa mga isusulat mo sa libro, okay, lalo mga kabataan yun. Kung nakikita nyo sa mga news, diba, lalo ang UP, mag-workout sila, diba, under presidency ni Marcos, okay? Sa akin kasi, madali kasing i-brainwash, lalo na mga nag-aaral, lalo na mga kabataan ngayon, okay? Kahit ngayon bata eh, sabihin mong ganito, may multo niya, o kaya masama si ganito, ganun. Yun yung tatatak sa isipan nila, okay? So, not, diba kung mag-research ka in your own, okay? Without, searching, diba, without Google, ganun. Parang, siyempre, punta ka dito sa ganitong tao, diba? So, yung may ma-experience noong panahon ni Marcos, okay? Kasi ang Google, guys, website, manipula na yan, okay? So, andyan na yung mga kamalian ni Marcos, sinasabi nila. Okay? So, yun, guys. So, huwag po tayong magpapa-brainwash, lalo na huwag po tayong maghangad ng more than a power, okay? So, ayun guys, so dito na po nagtatapos. So yun nga, so kung natandaan nyo, di ba, pinakita ko sa inyo yung video ng mga Ate Marcos na dating, yun, na mas mabuti daw panahon ni Marcos noon, di ba? Nakita nyo sa video. Okay, sila nakakalam noon, di ba? So na-misinform lang daw sila. So wala silang ka-idea-idea na ganun nga. So, yun guys, so kaya isipin mo, 31 million yung nagbumoto sa kanya. Okay, kasi nga, ay yung iba doon is anti-Marcos dati. So, nakita nilang pamamalahad ni Cory, di ba? Kung nabanggit, di ba, nabanggit nga na mas tumala daw yung sitwasyon. So, gusto nilang bumawi. Sabi, meron din nagsabi na kung pwede lang ibalik. So, gusto nila ibalik. So, gusto na itama yung mga nagawa nilang mali. Okay? Kahit normal pa silang tao. Kasi, di ba? Ang laki ng impact eh. Ang laki ng impact eh. Sa pagkakaluklok nila ni Cory. You know? Di ba? So, yun. So, gusto nilang bumawi. So yun, good to know na ano, maraming BBM supporter. So, kasi naniniwala sila kay BBM supporter, ay kay BBM na magagawa niya yung goal ng tatay niya. Okay, so malilinis na rin niya yung pangalan ng tatay niya. Okay? So, yun. So, I hope for the best, for the better nation. Okay? So, walang away guys. So, mas masarap kasi magmahalan guys. Okay? So, para-para tayong Pilipino guys. So, sana spread natin yung pagmamahalan. No toxic. Okay lang mag-imbole pero tingnan natin yung difference, yung katotohanan. Okay? Huwag po tayo maniniwala sa sabi-sabi. Ang sabi nga nila, ang maniwala sa sabi-sabi is walang bait sa sarili. Okay? Try to search with your own. Okay? On your own, okay? So, sana may nakuha kang information dito, okay? So, guys, so if you're new in my channel, so don't forget to subscribe and click the notification bell para po updated ka on my upcoming videos.